Ano kaya ang common denominator ni Henry C. Lusutan, Gokong Wei, aside from Filipino-Chinese entrepreneurs and billionaires? Sila po lahat ay may matataas na FQ. Ano to tong FQ na ito that can contribute to financial success? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. Sa episode na ito, I'd like you to stay tuned and watch the video up to the end because I'm about to unveil to you the four essential things you need to learn and to know in order for you to have what we call as high FQ. Ano ba tong FQ na ito? I'm sure some of you probably know IQ, intelligent quotient, o EQ, di ba? Emotional quotient. Pero alam niyo ba ang FQ? O, ano ba tong FQ na ito? Pero bago ako mag-umpisa, may request lang po ako sa inyo. Give yourself undivided time and attention. Baka umabot tayo more than 30 minutes sa session na ito. Baka, check natin. Kasi nga, I want to go on deep dive, number one, detailed, para maintindihan nyo talaga ano ang isang pinakamahalaga sa mga billionaires na kailangan nilang madagdagan. Itong FQ na ito. Okay. Ang FQ na ito, sige, kung ready na kayo, kumuha yung ballpen at papel, magsulat na kayo, ha? And then, please, 30 minutes. Ang FQ na ito, itinatawag nating financial quotient. Ang financial quotient po ay napakahalaga because ito yung nagbibigay sa atin ng kaalaman pagdating po sa pera. Ito po yung measurement po natin. It's the ability to understand on how you can really, number one, make money. Yung attitude mo, yung skills mo, yung knowledge mo pagdating sa pera. Ano yung mindset mo, ano yung behavior mo, paano ka mag-decide tungkol sa pera. Yan ang tinatawag natin na FQ. So, ang tanong, paano mo ba masusukat kung mataas ang FQ mo o hindi? So, handa ka na ba na mag-test tayo kung mataas ng FQ mo o hindi? Kung handa ka na, ha? O, magsulat ka na ulit. Una, ang batayan po natin, pag-usapan muna natin ang kaalaman natin pagdating sa pera. Yung knowledge mo pagdating sa pera, yung parang basic, savings, budgeting, getting out of debt, investing, yun, kaalaman mo. Number two, paano malaman, in terms of yung mataas FQ mo, in terms of your financial decision-making process, yung pagka alam mo kung anong gagawin mo, confident ka pag nagde-decide ka, di ba? Alam mo yung risk, alam mo kung ano yung mawawala sa'yo. Ito po yung tinatawag natin pagpapasya tungkol mo sa pera. Oo, yan din ang isang batayan kung mataas ang iyong FQ. And then number three, ang another batayan kung mataas ang iyong FQ, paggamit ng iyong pera. Yung savings habit mo, spending habit mo, di ba? Investment habit mo, financial behavior mo. Kaya ngayon, tatanungin kita, gusto kong malaman kung gaano kataas ang iyong FQ based on the three information that I just given you. Yung kaalaman mo tungkol sa pera, yung pagpapasya mo tungkol sa pera, paggamit mo tungkol sa pera. From 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. Ano score mo? Ano score? So, I want you to put a score right now. 1 to 10, ano ang score mo? Pakitype lang sa comment section. So, probably, na-score mo, may mga iba sa inyo, 2, mga sa inyo 5, mga 8, mga 10. So, in other words, kung medyo mataas po ang score nyo, pag 5 below, nako, importante na kailangan madagdagan po natin ang kaalaman natin pagtungkol sa pera kasi nga, mababa ang FQ mo, yung financial quotient mo. Pag nasa siguro 6 or 7, pwede na, pero ang pinaka-ideal talaga, 8 to 10. 8 to 10 po pagdating po sa FQ. Pero uulitin po natin, meron pa tayong isang exercise na gagawin. Ha? I-gauge mo ng sarili mo from 1 to 10, once the lowest, 10 is the highest. Ito lang ibang exercise na ito. Gusto kong i-gauge mo kung na-achieve mo na ang iyong mga pangarap sa buhay. From 1 to 10, na-achieve mo na ba? Na-achieve mo na ba? 1 to 10. O, pakitype lang. 1 lowest, 10 highest. May mga iba sa inyo nagsasabi, 1 pa lang, hindi pa na-achieve. Mga iba 2, mga iba 5, depende. Ito po ah, guys. Yung sinagot mo kanina, at the same time ngayon, kailangan at least magkalapit at consistent. If malayo siya sa isa't isa, ang ibig sabihin po niyan, eh ganito, pakinggan niyo po. I don't know if you will agree with this or not. Ibig sabihin, kulang pa ang iyong kaalaman o wala ka pang masyadong alam. Mababa ang iyong FQ. Gets mo na? Type gets, kung gets mo na. Ito nga, tanong ko kay Rani Mansilaw eh, kay Rodney Malachico. At the same time kay Benedict Blog. Kamusta ang score mo? Ano yung mga consequence kung mababa po ang ating tinatawag ang FQ? Number one, eh syempre, palpak ang decision mo.
Sino sa inyo, honestly, madalas magkamali sa mga financial decision nyo? Kaya nga, ang nangyayari niyan, nagkakautang ka at nabubuhay ka sa tinatawag na financial stress. Type me sa comment section kung ikaw yan. Number two, negative na consequence kung mababa ang FQ mo, konti lang choices mo sa buwan. Konti. Limited. Kaya wala ka nakikitang opportunities eh. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi mo lang alam anong options mo. Pero meron kang angking talino, meron kang alam, pero hindi mo na ma-maximize. Number three, ang hirap. Ang hirap kumita ng pera, ang hirap humawak ng pera, ang hirap magpalago ng pera. Kung yan ang signs mo, ibig sabihin mababa ang FQ mo. And then number four, ikaw ay madalas na naluloko, napaglalamangan, or if not, nai-scam. Ang mga negative consequence kung mababa po ang ating FQ. Sino po sa inyo ang guilty? Type guilty sa comment section. Kaya nga, sisikapin po natin sa episode na ito na talagang pataasin po natin ang FQ. At yan ay i-reveal ko sa inyo towards the end. Kaya nga, tapusin nyo itong free session na ito. Bakit nga muna pag-usapan natin na kailangan taasan ko, chinky, at sikapin ko yung aking pagdagdag ng FQ? Number one, para gumanda ang mga decision-making mo, yung deskate mo. Diba, imagine mo naman, ito lang nga, taon ang binilang mo para kitain ng pera. Taon din ang binilang mo para ipunin ng pera. Pero isang maling desisyon lang ang kailangan mong gawin para mawala at maubos ang iyong pera. Agree o disagree? Kailangan madagdag ang ating kaalaman, tumalino po tayo. Kasi ano yun, pabalik-balik na lang po eh. Nakakapagod na to, nakakapagod to. Honestly, yung parang tatrabaho ka, mag-iipon ka, bigla na nagkamali ka, nalugi ka, ubos na naman. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. If you keep on getting the same result, ang ibig sabihin, may mali. Pangalawa, bakit kailangan madagdagan ng ating FQ? Para madagdagan ang ating kayamanan. I want you to picture yourself on this, no? Yung parang nakabili ka na ng mga properties, bahay, tapos may pinapaupahan ka na, may pinapa-Airbnb ka na, tapos may pumapasok na po sa inyo na mga apat na pintuan na papaupahan mo ng 25,000 pesos per month, 100,000 pesos na pumapasok sa iyo buwan-buwan kahit na magtrabaho ka o hindi. Gusto niya ba mangyari yun? Grabe, no? Kaya kailangan mapataas po natin ang ating FQ. And then, ang kaganda, pag tumaas pang FQ mo, financial quotient mo, mababawasan ang financial stress mo. I want you to imagine this. I want you to close your eyes right now. Naisipin mo, buwan-buwan, since may pumapasok na sa iyo ng pera, hindi mo na pinaproblema ang bills mo, pagkain mo, medikasyon mo, edukasyon ng anak mo. Wala ka ng utang. Imagine mo, wala ka ng utang. At the same time, wala ka ng financial stress, nababayaran mo yung needs mo, wala ka ng utang, nakakatulong ka pa sa mga taong kailangan tulungan. Gusto mo ba yun? Open your eyes right now. Ang ultimate goal natin kung bakit kailangan natin madagdagan ang ating FQ para makapag-enjoy tayo. I want you to envision this na darating ang panahon kung kailan mo gusto magbakasyon, pwede ka magbakasyon. Kung kailan mo gusto mag-beach, magbe-beach ka. Kung kailan mo gusto mag-Europe, mag-Europe ka. Kung kailan mo gusto mag-Japan, mag-Japan ka, mag-Korea ka. Yung talagang wow, di ba? Ang sarap ng feeling. Whew! 4 times a year, bebiyahe ka. Ang tanong ko, gusto mo bang ganitong uri ng buhay? Mag-type kayo ng yes. Mag-type kayo ng yes. Kung nagta-type kayo ng yes, oh, ito po yung gagawin po natin. Oh, ito ang gagawin po natin. Tuturuan kita kung paano mo maaabot to. Ha? Maaabot to sa loob ng 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. So, hindi pala tayo abot ng 30 minutes na ito. Pero ito lang. Handa ka na ba para maabot mo itong sinasabi natin? Madagdagan ang iyong FQ. Ah. Financial quotient. I want you to help you to identify specific areas, no, sa iyong FQ para magkaroon ka ng financial growth. Power to power. Handa ka na ba? Oh, type handa kung handa ka na. Yes! Ito po yung tinatawag nating CHIP method. C-H-I-P. C-H-I-P. Ito yung 4 na kailangan mong madagdagan ang iyong kaalaman para ikaw ay mag-improve ang iyong financial quotient. Let's start with letter C. C stands for the word called create. Kailangan marunong ka lumikha at gumawa ng pera. Dahil wala pa akong taong nakita na guminhawa dahil hindi marunong gumawa at lumikha ng pera. Agree o disagree? Matuto po tayo na paano kumita. Kahit konti kita, kahit konting puhunan, o kahit walang puhunan, o maraming puhunan. Kailangan marunong tayo.
create money. Ang tanong ko sa iyo, ikaw, marunong ka na ba lumikha ng pera? Oh, Chinky, marunong, may trabaho na ako. Pero alam mo, kung iisa lang ang source ng income mo, hindi yan sapat. Kapos yan. Kailangan magkaroon tayo ng multiple sources of income. Gusto mo ba matuto kung paano ka magkaroon ng multiple sources of income? Kung ang sagot mo ay yes, nako, tapusin mo to towards the end para i-reveal ko po sa inyo paano magagawa yan. That's number one. Next, H, handle. Kailangan marunong ka talaga humawak ng pera. When you say handle money, kailangan matuto ka mag-ipon, mag-budget at makawala sa utang. Save, budget, and debt. Bakit? Kahit magaling po kayo gumawa ng pera, pero pag hindi ka marunong mag-handle, mag-save, budget, at makawala sa utang, stressful ka. Ubus ang iyong pera. Agree? Type agree kung nag-agree kayo. That's the second one. Third IQ na kailangan po natin madagdagan aside from create and handle is this. Invest. Letter I. Invest. Ano tong invest? Kailangan naman po tayo matuto magpalago ng pera. Bakit ko kailangan palaguin ng aking pera, Chinky? Ang laki naman kinikita ko. This is the reality. The moment you stop working, you stop earning. But your family, you and your family doesn't stop spending. Tama o mali? So, kailangan po umabot tayo sa punto ng ating buhay, atong kinabuhi, na talagang kahit why na tayo trabaho, why na tayo ganansya, may pumapasok pa rin pera. Ito lang po, hindi ko sa kayo tinatakot. Para sa mga taong gustong talagang gumanda at gumaan at guminhawa ang buhay. If you cannot earn money while you are sleeping, while you are traveling, while you are taking a bath, you cannot afford to retire. Why? Again, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Huwag kang matuwa sa kinikita po ngayon, di ba? Huwag mo sabihin na may ipon ka ngayon. Kasi pag yung ipon mo, kunyari, di mo lang pumapasok, dahan-dahan mauubos siya. Tama o mali? So create, handle, invest, and last is what? Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to do, be, protect, ubos ka pa rin. Sa totoo lang, may kakilala ba tayong mga taong talagang tinamaan ng COVID? Hospital, noong 2020 na hospital, magkano hospital bills? 200,000 to 1 million. Ubus. Kaya importante po na kailangan para makomplete po natin ang tinatawag nating financial IQ po natin. You have to implement the CHIP method. Create, handle, invest, and protect. My question to you is this. If you're able to create, handle, invest, and protect, sa palagay mo, gaganda ba ang financial situation mo? Type yes or no sa comment section. Kung ikaw naman sinasabi mong yes, naniniwala ka sa CHIP method at nabitin ka. Nabitin. Do you want more? Type more. Kung ikaw ay nabitin, type more sa comment section kung ikaw nabitin. Especially kung ikaw nang sinasabi mong, Chinky, gusto ko pang malaman paano ba magkaroon ng second income? Paano ba sinasabi mo tong CHIP method na ito? If you want to improve your financial quotient, no, I'm offering a complimentary one-hour session to make the most out of this session. Please, ito lang po ah. Itong upcoming session na 1 hour na session na ito. Number one, dapat meron kang ball pen, meron kang notebook, undivided attention. Tatlo lang bagay. Ball pen, notebook, undivided attention. Pero kung hindi ka pa prepared, no, wala ka pa talagang undivided attention ng at least 1 hour. 1 hour, ha? Huwag mo muna panoorin. Sasayangin mo lang oras mo. Pero para sa mga taong handa na, ito yung kailangan mo gawin. Just go to the link. I-click nyo na lang yung link. Panoorin nyo. This session is exclusive intended for those people who are both ready and adequately prepared. Ay, naku mga friendship. Itong financial IQ po natin is your best weapon and best tool para ma-achieve mo yung tinatawag na financial success and security. Pag nasusukat mo kasi, katulad ng ganyan, kanina, sinukat natin, kamababa ang FQ mo, mataas. Mataas. Ibig sabihin, mataas ang chance mo to succeed. Kung mababa, mababa ang chances mo. And I hope that this session helped you. Kung paano ito nakatulong sa inyo, please type sa comment section. Do me a favor, share this video with some of your friends and relatives na hindi pa alam tong FQ na ito para madagdagan ang kanilang financial quotient. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.